Hi guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ang 3D mock-up t-shirt ng yellow images. Ito ngayon yung front and back na 3D mock-up nila. Tapos ito naman yung ating vector files na gawa sa AI na ilalagay natin doon sa 3D. So una, i-select nyo lang ang yung buong file ng front t-shirt. Then double click nyo sa side na to. Itong makikita nyo yung pinaka body niya. So ito yun, double click nyo. Then, ito na siya. Then paste nyo lang yung vector artwork na yun. And naka default na smart object, then okay nyo lang. Adjust nyo yung size. Okay. Okay nyo. So, ito, huwag nyo alalahanin to kung medyo alanganin dito. Makikita nyo yan sa front ng damit. Once na click nyo yung save, Control S or Command S sa Mac, makikita nyo kung lalabas to o hindi. Ayan, nagsisave na siya. Lipat ulit kayo. So, ito na yung harap. Ganyan na itsura niya. So, kung napansin nyo, hindi lumabas yung parang bitin na line sa gilid. So, yun ang kinalabasan niya. Then, next is, sunod naman natin yung ito ay ang kanyang sa right side natin ilalagay. So, ito yung right arm. Double click na lang. Then, ganun ulit. Paste. Adjust nyo yung height. So, hanggat maaari, masakop nyo yung buong box. Okay. Then, Control S or Control S sa PC, Command S sa Mac. Nakita nyo rito. So, napansin nyo hindi siya nag-center. Dapat itong eagle na to naka-center dito sa sleeve niya. Kaya adjust natin siya. Close na natin to. Adjust natin yung sleeve, left sleeve. So, mag-move tayo sa left ng konti. Then, Command S ulit. Oops, medyo alanganin pa. Hanggat maaari, naka-center yung eagle doon sa ano. So, paano nyo matatanong siya? Kung may artwork kayo na gusto nyo laging naka-default, naka-center. Lagyan nyo lang ng line. So, yan yung pinaka-center niya. Pag may artwork kayo sa sleeve. And adjust nyo lang konti. So, tingnan natin kung lalabas to. Okay, so hindi naman lumabas yung alanganin na blue line. Tingin ko center na yan. Center na yung sleeve natin. And pwede nyo nang close. Then doon naman tayo sa left arm. Double click. Kunin natin yung file. Cut. Paste. Okay. Adjust nyo lang yung size ulit.
So, adjust na natin ng konti dito sa kanan. Kasi kanina pansin nyo, medyo nandun siya sa bandang kaliwa. Ito sa tingin ko sa kanan siya na side. Then, command save. Tingnan nyo ulit kung nag-center siya. Konti pa. Command save ulit. Tingnan nyo ulit. Okay. So, center siya. Yan na yung harap natin. Then, yung gusto kong i-gawing black yung color niya. Ito yung color niya. Ah, sorry. This one. Ito. Double click. Then, adjust nyo lang yung kulay. Pwede medyo lighter na konti. So, nasa inyo yun kung gaano kadirect yung gusto nyo maging kalabasan ng black ng kulay niya. Okay, so ayan na, yung ating front. Tapos na tayo sa front. Save natin ngayon. Then, dito naman tayo sa back. Okay. Tingnan natin yung back. Hindi pa pala nakabukas yung file ko para sa back. So, ito yung buksan natin ngayon. So, ito yung back. Guys, pwede nyo tanggalin yung pinaka-shape ng pattern kasi ito naka-pattern na siya. Then, ito adjust ko lang yung text kasi hindi dapat kasali itong outline na mga ito. Delete ko lang siya. Then, paste. Okay. Ito. Okay. Then, select ulit natin yung file. Cut. Balik tayo doon. Then, punta tayo sa back body. Then, paste. Oops. May nakasamang ibang outline na hindi kasama. Pag ganyan guys, pag may sumabay na ibang outline or vector na hindi naman dapat kasama. Kung makikita nyo rito, may box or na kaya vector smart object siya. Ibig sabihin yan, pwede siyang double click and bubukas siya sa AI. So lalabas to. Doon siya tanggalin. So, may edit nyo, then, yun, may kasama pa, hindi nyo nakita, yan, kasama yan. Delete nyo lang yan. So, ngayon, yan na lang yung matitira din. Command save, control S sa PC. Command save sa PC. Then, balik kayo doon sa file ng Photoshop. Then, expand nyo lang. Then, enter. Yun pala guys, pag yung tag expand o pag adjust is command shift para hold nyo lang yung command shift sa Mac, then dito sa kanto, oops sorry, control shift, option shift sa Mac, alt shift sa PC, then click, hold, bitaw, then enter, command save ulit, tapos balik ulit kayo doon sa back view, kung
Sakto lang ba yung placement natin? Okay. Kaya mo siya. Okay, mukhang okay naman. Na natin yung balance ng front and back. Yung sa may kilikili niya na stripe. Tansya ba doon sa back? Mukhang pantay naman. Itong palatandaan natin kung pantay. Yung harap at likod natin. Yung stripe. Or kung gusto niyo guys, pagtabihin niyo siya. Drag niyo yung harap at likod. Saan niyo pareho. Okay. Ayan. So, pareho ng laki ng view. So, adjust mo lang ito. Tingnan natin guys kung pantay. Ayan, pantay siya. So, dyan yung masasabing pantay yung harap at likod. Okay, command O or control 0 pala para makita nyo yung default box view. Ayun, kung mapapansin nyo, oops, teka, ginagalaw natin na adjust. Drag na lang natin ito ng konti. Ayun, pantay. Okay. So, dito na tayo sa left and right arm. Mapapansin nyo, pag ito plinip, dito yan sa kabila niya. Dito yan. Dito natin siya ilalagay. Itong may eagle na to. So, copy lang natin to, guys. Itong artwork na nandito. Okay. So, ito yan. Tama ba? Oh, tama ito yan. Double click mo. Then, okay na siya. Move lang ako konti. Then, punta ka rito sa part, sa back view. Double click mo itong right arm. So, tandaan nyo guys, pag pwede nyong i-copy paste dito sa Photoshop, or drag and drop, pwedeng AI, pwedeng JPEG, PNG, TIF. So, yun yung mga subok ko na para sa akin na pwede nyong ilagay. So, ito yung sa front arm, drag and drop nyo lang dito. Ayan na siya. Then pag sinave nyo siya, makikita nyo ngayon yung tsura nyo kung ano yung, kung okay ba yung view natin sa likod. Oops, move lang natin ng konti. Teka, ano nangyari sa back natin? Parang nagalaw ko yata.
Ulitin natin. Sorry. Ulitin natin yung right arm. Okay, then buksan ulit natin yung front. Then right arm, double click. Then pagtabihin nyo lang siya, dapat nakikita yung right arm na layer ng back. So ito yung right arm layer ng back, ito yung sa front. Then nakaselect sa layer ng front, drag and drop nyo lang. Then command O, command 0 para makita nyo yung kabuuan ng view. Then drag nyo, tingnan natin. So sa tingin ko dito yung banda, command S or control S para ma-save view natin. So ito siya. So, move natin ng konti, medyo hindi siya gitna, konti pa dito. Ayun na. So, I think center na siya. So, ganyan ang may visual natin sa actual pag naka-print. Then, yung next is yung left arm. So, ganun ulit. Buksan natin yung front. Then, yung itong part naman na to, left arm. Double click. Then, ganun ulit, drag and drop para sa dito sa left arm sa kabila. So, sa tingin ko dito to banda, tansyahin lang natin. Save. Then, balik ulit sa view ng back. Okay, exacto, center na kaagad siya. So, paano mo matatansya kung pantay itong dalawa? Kuha lang kayo ng itong line na to. So, ayun. Ang pantay naman. Then, huwag natin kalimutan yung color. Gawin natin black. So, dito guys, pwede rin kayo mag-adjust ng kulay. Kahit hindi siya mismo sa pinaka sa parts niya. Ayan siya. Then, command O, control O para makita mo yung view. Then, tada! Ito na. Tapos na yung ating front and back view ng jersey. Gamit ang yellow images na mockup. So, I hope guys, may natutunan kayo dito sa tutorial na to. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa marami pang video tutorials ko. Thanks guys!